Panahon na naman ang undas, kaya minarapat kong talakayin muli ang paksa tungkol sa mga kaluluwa sa purgatorio at ang ating tungkulin na ipanalangin sila. Alamin ang iniwang aral ni Padre Pio tungkol dito sa ating pagtatanghal ngayong araw. Manatiling nakatutok. At bago tayo magsimula, kung bago po kayo sa channel na ito, mag-subscribe na po kayo ngayon din upang masubaybayan ninyo ang iba't ibang aspeto ng banal na buhay ni Padre Pio sa aming channel. Pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga bagong video na ilalabas namin. Gawin ito at maisasama namin kayo sa aming pamisa sa susunod na Biyernes. Isang mahinang matandang lalaki ang naghihingalo sa kanyang higaan. Sa isang upuan sa tabi ng kanyang kama, isang pari ang naupo upang samahan siya at pinunasan ang mga luhang tahimik na dumadaloy mula sa mga mata na naghihingalong lalaki. Hiniling ng matanda sa pari na pakinggan ang kanyang kumpisal. Pagkatapos tanggapin ang mga sakramento, sinabi niya sa pari, "Anak ko, kung tatawagin ako ng Panginoon ngayong gabi, pakihilingin sa lahat ng aking mga kapatid na patawarin ako sa mga problemang naidulot ko sa kanila. Hilingin din sa kanila na ipagdasal ang aking kaluluwa." Batay sa mga salitang ito, maaari nating akalain na ang matanda ay maraming pinagsisisihan at labis ang dapat niyang pagbayaran. Gayunpaman, ilang araw lamang ang nakalipas, ang buong bayan ay nagdaos ng isang malaking pagdiriwang upang parangalan siya. Ang taon ay 1968. At ang okasyon ay ang 50th anibersaryo ng araw na natanggap niya ang stigmata. Ang matandang aking tinutukoy ay walang iba kundi si Padre Pio. Kilala siyang nagbasa ng mga kaluluwa, nakakita ng makalakit ng mga aparisyon, nagbabilocate o nanatili sa dalawang lugar ng magkasabay, at nakakuha ng mga mahimalang pagpapagaling. Siya ay natutulog lamang ng 1 o 2 oras bawat gabi, at sa mga nalalabi pang oras, inilaan niya sa pananalangin. Ang kanyang reputasyon para sa kabanalan ay nakaakit ng mga peregrino mula sa buong mundo upang bisitahin siya sa bayan ng San Giovanni Rotondo. Gayunpaman, sa mga huling oras ng kanyang buhay, gaya ng isinalaysay sa aklat na Padre Pio Man of Hope ng autor na si Renzo Allegri, ang kanyang kahilingan nang siya ay nag-aagaw buhay na ay nakakalito at katakataka bilang taong kilala sa kanyang kabanalan. Bakit si Padre Pio na itinuturing ng marami na isang buhay na santo na tila ba nakatungtong na ang isang paa sa langit sa buong buhay niya ay humingi ng panalangin para sa kanyang kaluluwa? Sa mga sandaling iyon nang nalalapit niyang pakikipagkita sa Panginoon, nahatulan siya ng kanyang kababaang loob. Siya ay isang santo, gayunpaman, siya ay naging makasalanan na nangangailangan ng awa. Napakalaki ng pasasalamat ko, isinulat ni Santa Margarita Maria o yan Saint Mary Margaret Alacoque sa kanyang Life and Writings Book 2, na kung tutulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong mga panalangin na paginhawahin ang aking mahal na naghihirap na mga kaibigan or dear suffering friends na siya kong tawag sa kanila, wala akong hindi gagawin o paghihirapan para matulungan sila. Tinitiyak ko sa inyo na hindi sila mga walang utang na loob.
Ang katekismo ng simbahang katoliko ay nagsasaad ng isang kamangha-manghang bagay tungkol sa pagdarasal para sa mga yumao. At ayon sa katekismo, ang ating panalangin para sa kanila ay may kakayahang hindi lamang para makatulong sa kanila, kundi pati na rin upang maging mabisa ang kanilang pamamagitan para sa atin. Ibig sabihin, nagtutulungan tayong nasa lupa at sila na nasa purgatorio. Tayo ang tinatawag na church militant o simbahang militante o mangdirigma dahil nakikipaglaban pa tayo habang naririto pa tayo sa lupa. At sila na nasa purgatorio ay ang church suffering o ang simbahang naghihirap o nagdurusa. Ang pangatlo ay ang simbahang matagumpay o church triumphant, ang mga santo sa langit. Ang lahat ay natutulungan para sa isa't isa. Nang hilingin ni Padre Pio na ipagdasal ng kanyang mga kapatid ang kanyang kaluluwa, isa lang itong pahiwatig na alam niya ang kalagayan ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sa katunayan, sinabi niya na mas maraming kaluluwa ng mga patay kaysa sa mga buhay ang umaakyat sa bundok na ito upang makadalo sa aking mga misa at upang humingi ng aking mga panalangin. Nagsalaysay siya ng mga istorya tungkol sa mga kaluluwa na lumapit sa kanya na nagpakita sa anyo ng tao upang hingin ang kanyang pamamagitan at tulong. May episodyo na po akong ginawa tungkol dito. Pindutin lang ang buton sa itaas upang inyong mapanood dito. Mahiwaga niyang naunawaan kung anong uri ng mga kasalanan ang nagdala sa mga tao sa purgatorio. Lubos ang pag-aabala ni Padre Pio sa pagsisikap na alisin ang laman at gawing bakante ang purgatorio. Para sa mga nakakakilala sa kanya, tiyak na hindi na niya kakailanganing mapunta doon. Ngunit gayunpaman, humingi pa rin siya ng panalangin para sa kanyang kaluluwa. Alam niyang nagkasala siya at kahit man dumiretso siya sa langit, hindi masasayang ang mga panalangin iyon. Maaaring makinabang sa handog na ito ang iba pang mga kaluluwa na nasa purgatorio. Ibig sabihin, hindi ito masasayang, no? Mailalapat ito sa ibang mga nangangailangan sa purgatorio. Tuwing Nobyembre, ang simbahan na rin nagbibigay sa atin ng isang natatanging regalo na maaari nating ipaabot sa ating mahal na naghihirap na mga kaibigan, o our dear suffering friends. Mula sa 1 hanggang 8 ng Nobyembre, isang plenaryo o buong indulhensya ay makakamit na isang Katoliko na nasa estado ng grasya na bumibisita sa isang sementeryo at nagdarasal kahit na sa isip lang para sa mga yumao o nangamatay. Ang indulhensya na ito ay maaari lamang ilapat sa mga kaluluwa sa purgatorio sa panahong ito, no? Sa ibang mga araw, ang indulhensya ay bahagya lamang at hindi buo, ang tinatawag na partial indulgence. Bukod sa pagdarasal sa sementeryo, may iba pang kasamang mga kondisyon para makamit ng tama ang plenaryong indulhensya. Plenaryo ibig sabihin yung buo na hindi partial. Ito ay una ang pagtanggap ng komunyon ng 1 beses para sa bawat nilalayon na indulhensya. Pangalawa, ang pangungumpisal. Ang isang kumpisal ay sapat na para sa lahat. At pangatlo, ang manalangin ng kahit isang Ama Namin at isang Abaginong Maria para sa intensyon ng ating Santo Papa. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ito ay sa bawat pagbisita ninyo sa sementeryo, maaari kayong makakuha ng isang plenaryong indulhensya. Ang katumbas nito ay isang pangungumunyon, isang indulhensya para sa isang komunyon. Sa makatuwid, sa 8 araw ng inyong pagbisita, maaari ninyong makuha ang 8 indulhensyang kung 8 beses kayong mangungumunyon, no?
pares-pares lang, isang komunyon, isang intensyon ng indulhensya, pero ang isang pangungumpisal ay sapat na para sa lahat. At sa inyong pagbisita sa puntod ng inyong mga minamahal, kinakailangan ninyong manalangin ng isang Ama namin at Abang Ginoong Maria. Siyempre, pwede rin kayong magrosaryo at anumang dasal, pero yun ang pinaka-minimum na tinatawag. Pero ngayon taon, dahil sa pandemya ng COVID-19, ang araw na itinakda para sa mga indulhensya ay pinalawig ng simbahan hanggang sa katapusan ng Nobyembre ng taong ito. Kaya marami tayong pagkakataon na matupad ito. Ipinaalala din sa atin ni Padre Pio na hindi pa huli ang lahat para manalangin. Namatay man ang isang tao kamakailan lamang o matagal na sa nakalipas. At sabi niya, para sa Panginoon, ang lahat ay kasalukuyang walang hanggan. Ibig sabihin, walang nakalipas o hinaharap sa Kanya. Sapagkat ang panahon o time ay likha lamang niya. Nasa labas siya nito, kaya ang lahat sa Kanya ay nakikita niya sa kasalukuyan. At dagdag pa ni Padre Pio, ang mga panalangin iyon ay isinaalang-alang na, kaya kahit ngayon ay maipagdadasal ko ang maligayang pagkamatay ng aking lolo sa tuhod. Kahit na, ibig sabihin niya, kahit na ilang taon na nakalipas, siglo man, no? Pwede pa rin yung ipagdasal sila. Kaya umasa tayo at manalangin na sa ating paglisan sa buhay na ito, ang ating mga mahal sa buhay ay magdadasal rin para sa ating kaluluwa. Wala akong pag-aalinlangan na lubhang kakailanganin natin ang mga panalangin iyon. Kaya ibahagi natin ang aral na ito sa kanila. At naway pakatandaan din natin na gawin din ang mismong gawain ito ng awa para sa ating mahal na naghihirap na mga kaibigan sa purgatorio, na dapat natin silang ipagdasal palagi. Upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, magkikita-kita tayong lahat balang araw kasama ang mga anghel at mga santo at magkakaisa sa sagradong puso ni Jesus magpasawalang hanggan. Nawa ang mga kaluluwa ng matapat na lumisan sa awa ng Diyos ay magpahinga sa kapayapaan. At bilang pangwakas, narito ang ating quote of the day o panipi ng araw ayon kay Padre Pio. Ang mga kaluluwa sa purgatorio ay nananalangin para sa atin, at ang kanilang mga panalangin ay higit na mabisa kaysa sa atin, dahil sila ay sinasabayan ng kanilang pagdurusa. Kaya ipagdasal natin sila, at ipagdasal natin sila na ipagdasal tayo. At humantong na po tayo sa ating pagwawakas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.